The summer update is now live here sa Clash of Clans. Ano ba ang mga nagustuhan natin dito? Hindi nagustuhan? Mga dapat linawin? Mga dapat pag-usapan? Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayo lahat? I hope you're having a great day. Here we are for another Clash of Clans video. Tara, pag-usapan natin to. Let's go! Okay, yun nga. So, live na nga po yung summer update. At unahin na haga natin ang pinahalagustuhan ko dito. Ito po ay sa forging. So, ayan po. Yung pwede na natin siyang i-boost dito directly. Dati kasi, ang ginagawa ko is pupunta muna ako dito sa town hall. Pupunta tayo sa magic items. So, syempre, kailangan meron tayo dito nung, yung builder potion. Then, tsaka natin siya i-use. No? So, i-use natin siya. So, kapag ginamit natin ito, affected dyan, hindi lang yung workers mo sa base, pati yung sa forging ay maapektuhan siya. So, a little quality of life improvement, mas pinadali lang ng konti. Kapag kinlik natin yung forge, ay nandiyan na po yung boost builders na pwede natin gamitin yan. At kung hindi ninyo alam, pwedeng pagpatong-patongin yan hanggang kung ilan na meron ka. So, sa ngayon, meron po akong 5. So, 5 hours of boosting ay okay na okay talaga. Okay, ang next talaga na nagustuhan ko is yung pwede mo nang burahin yung troops mo na ayaw mo nang gamitin. For example, ito, buburahin natin yan. Then, ganun din sa spells at ganun din sa siege machines. So, meron na po siya ng trash icon na pwede magamit kung gusto natin talaga baguhin completely. At ang susunod ko pang gustong-gusto dito at ang isa sa mga issues ngayon ay yung free army. Yes, wala ka nang gagastusin talaga dito ni isang elixir. Ang nakikita niyo pong numbers dyan ay yung troop capacity niya, yung troop housing capacity niya. So, mas madali tayong makakapag-compute kung ilan lang ba, kung ilan yung kailangan natin idagdag. So, nandiyan pa pati sa spells ay nandiyan din po. Pati yung sa siege machines ay nandito na rin po kung ilan ang gagawin mo. So, gawin ulit natin yung army natin kanina. Gawa tayo ng ito, and ayan. So, kompleto na tayo. And yun, so wala tayong ginastos na kahit anong elixir, dark elixir, and gold dito. So mapunta rin tayo dun sa issue ngayon, no? Maraming kumakalat na sinasabi daw ay masyado nang pinapadali yung game. At dito na rin mag-uumpisa yung pagbagsak ng Clash of Clans. Dahil darating na rin sa point, yung masyado na rin pinapadali, nawawala ng thrill, yung masyado na rin ginagawang easy yung game. Well, if ikaw ay tunay na Clash of Clans player, I don't think na madali pa rin yung game kahit na tinanggalan siya ng troop cost. Hindi yun ang batayan. Bakit ba ginawa ito ng Clash of Clans? Yung nga po pagtanggal nga po ng troop cost. Kasi kung hindi niyo alam, Town Hall 14 na ngayon. Malapit na matapos ang Town Hall 14, papasok na naman ang panibagong Town Hall, Town Hall 15. So, ano ang maitutulong sa atin nung pag-alis ng troop cost? New players. Yes, new players po. At yung mga tipong na-stuck na, for example, na-stuck na sa Town Hall 11, no? It took you forever na makapunta sa Town Hall 12 kasi nga ang laki ng transition natin, no, from Town Hall 11, 12 to 13, ang laki, sobrang laki pa. So, by removing this yung army cost ay pwede ka na makagamit ng full troops attack even when farming. So, ang maganda dito is makukuha mo talaga yung loots. Unang-una, makukuha mo talaga lahat yung loots. Na yung loots na yun ay magagamit ko na talaga mainly sa iyong base. Pangalawa, matututo ko pang umatak. Diba? Nang tama. Yung kung nanonood kayo ng ating live stream, lagi ko doon nire-recommend sa inyo, even when farming, gagamit kayo ng full troops. Ibig sabihin, full troops yung ginagamit nyo sa war. Yan yung parang ganyan. Para kasi mas masanay kayo na gamitin yung troops para pagdating ng war, mas mapapadali na ito, diba? Wala ka nang aalalahanin na, ayokong gamitin ito kasi mahal siya sa elixir. Hindi siya magandang mag-farming. Ngayon, talagang yung loots ay talagang focus ka lang sa iyong village upgrade. At ang isa pa na maganda dito is when it comes to clans. Alam naman natin na ang sinasabi nga ng players ay sobrang hirap paghanap ng clan. Pero sa totoo lang, mas mahirap paghanap ng players na kontento. Kasi ganito ang nangyayari. So, bakit ba umaalis ang isang player sa isang clan? Or bakit ba nila nasasabing pangit ang isang clan? Because of troop donation. Bakit hindi nagdo-donate? Kasi mahal ang troops.
Diba? So, ngayon, libre na ang troops. Wala ka ng dahilan para hindi mag-donate. Kahit sino sa clan ninyo, pwede mag-donate. Pwede na siguro yung mga low-level town halls. Siguro, if you're town hall 10 and above, eh, talagang okay ka pa rin makapag-donate dito. Wala ka ng lusot dito. So, I guess it's up to the clan leader kung paano nyo po uutusan or paano nyo po, paano kayo magkakaisa sa inyong clan na kailangan lahat po ay may ganitong donate. Siguro mas maganda yung leader. Ang bawat members kailangan merong minimum of 500 donate. Kung hindi, pwede kayong ma-warningan ng first, second, third warning. Pagka hindi kayo parin umabot ng 500 donate, ay goodbye na po. So, kayo, yun ay suggestion lang naman. Pero yun nga, what I'm saying is, wala ka ng dahilan para hindi mag-donate. Talagang pwede ka na mag-donate dahil libre na ang troops. And what does this do? So, this will help all clans na maging active ulit, which is nahihirapan talaga ang ibang players dahil nga minsan yung tipong gustong-gusto mo nang mag-farm pero wala ka pa rin backup army. Eh boss, pwede naman akong umatake kahit wala akong backup. Yes! Pero gaya nga sinasabi ko yung kanina, iba pa rin yung meron kang backup troops. Kumbaga, mas masasanay kang gamitin para pagdating ng war ay alam mo nang gamitin ito. And speaking of donation, kung hindi mo pa alam, meron na po tayong tinatawag na self-donate dito. Pero paano mo makukuha to? By participating in Clan Capital Raid Weekends. Yes! Tuwing weekend lang po ito nangyayari. Friday 3 PM hanggang Monday 3 PM Philippines time po yon. So, by attacking here, kailangan magamit mo yung 5 attacks mo and sana magkaisa ang inyong clan na ikaw yung makaka-last hit. Yung last hit na sinasabi namin, ikaw yung makaka-3 star. For example, ang nagawa ng apat mong... For example, umatake kayo dito sa Wizard Valley. Umatake na yung apat mong members dito, naka 98% na sila total. At ikaw yung naka 100%, magkakaroon ka ng bonus attack. Yung bonus attack ay isang beses lang makukuha. So, kailangan yung buong clan ninyo ay makakuha ng bonus attack. Kung makikita nyo po sa aming pong... Kung makikita nyo po sa aming pong clan, ay ayun po, lahat po kami ay halos nakakuha ng bonus attack. So, makikita nyo, lahat kami ay naka 6 attacks dito. That's 50 members. Pero meron din mga hindi nakakuha, which is completely fine. Yung nakaraan na update ay pantay-pantay po ang makukuha nating yung raid medals. Pero ngayon, hindi na pantay-pantay. Depende ito kung ilan ang nagawang attack. For example, yung sa dati, nakatatlong attack ka lang, ganyan pa rin na makukuha mo medals. Pero ngayon, kung nakatatlong attacks ka lang, mas less na dyan yung makukuha mo. Kung ilan, wala ako nung exact numbers. Basta, abangan na lang natin sa susunod na raid weekend. So, yun nga, pagkatapos po ng clan raid weekend, makakakuha po tayo ng raid medals. Yan po, so nakakuha kami, nakakuha kami ng 835, pare-pares po kaming ganyan. Then, pagkaganyan ay pwede na kayo mag-self-donate. Pero syempre, bago mag-self-donate, ay kailangan walang laman yung iyo or bawas yung troops. For example, yan. For example, walang laman yung aking clan castle. Pupunta ka lang dito sa clan banner ninyo, then press mo lang yung reinforce. Yan, tapos pwede ka na pumili ng kahit anong troops na gusto mo, even super troops ay nandyan. Kahit anong gusto mo. Pwede kang makapag-blizzard laluns anytime. Pwede kang makapag... pwede ka maglagay dyan ng Super Dragon anytime. Pwede ka maglagay ng Super Archer dyan anytime. Pwede ka maglagay dyan ng Sneaky Goblins anytime. Basta meron kang raid medals. So ako, stick na lang muna tayo doon sa ating Yetis and Valkyries. So buy natin yan. And mapapansin natin, meron na pong laman ang ating Clan Castle. Ang isa ko pa nagustuhan dito sa bagong update is yung may bago pong sound. Yung merong pong sound na separate yung Pumpkin Graveyard. So kung lalagyan natin ng music ito, so meron na siyang sound. Pati sa Shadow Scenery meron na sound. So hindi ko na siya mapapakita ngayon, pero meron po siyang sound. Pati po yung sa Snow, meron din po siyang separate na sound na kakaiba. So this is a little bit creepy. Astig na astig talaga. Okay. And balik tayo sa masyado na pinapadali ang game at baka daw ito na ang ikabagsak ng Supercell. Well, I don't think so. No? It wouldn't hurt, no, na naalisin yung troop cost. At ano, in fact, ay makakatulong pa ito to gain new players and mas makahabol pa sa current
na town hall system ngayon ng Clash of Clans. Yun nga, gaya na sabi ko kanina, malapit na po mag-town hall 15 and yes, magkakaroon po ng town hall 15 within this year. Kaya kung kailan, wala tayo ng exact na date kung kailan, eksaktong itsura, hindi pa natin alam. Kung may nakikita kayong mga designs all over the internet, ay yan po ay mga concept designs lang. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero yun nga po, again, para makahabol ang players. Kasi nga po, ang nangyayari is, for example, nakita nila yung kasama nila, max Town Hall 14 na, tapos ikaw ay Town Hall 9 lang. Baka tama rin masyado yung Town Hall 9. Kasi nga, feeling niya, masyado na siyang iwan na iwan. Pero by this, na makakapag-concentrate lang tayo ang loots natin by upgrading, mas mapapabilis natin ang ating upgrading, mas magiging kumpleto palagi ang ating army, even on farming and on attacking sa wars. Kaya para sa akin talaga, napakaganda ng ginawa nito. Kailangan lang natin talaga buksan ang ating isip to. Mindset ba? No? Mindset ba? When it comes sa mga buff and sa mga nerf na nangyari, so, ito nga, may mga napansin ako talagang yes, nabawasan niya, gaya po nung Flame Flinger. At syempre, susubukan natin dito ngayon yung P.E.K.K.A., yung Valkyries at yung Bowlers kasi sila po yung nagkaroon ng buff. Kumbaga, pinalakas sila ng konti. So, tingnan natin. So, inunahan muna natin ito dito. So, ganyan. Then, kung mapapansin ninyo yung Flame Flinger ay mas humina nga talaga yung fire niya. Pero, dahil yung Fire Spirits ay ginawang 30 seconds from 20 seconds lang dati, kung mapapansin ninyo mamaya, yung Fire Spirits ay kayang sumira ng wall. Yes, kaya niya sumira ng wall. So, kailangan maging maingat tayo dito. Kasi, if hindi tayo laging maingat dito, this may destroy our army. Yung discarte natin kung paano tayo papasok dito. So, yan, sinubukan ko yung P.E.K.K.A. dito. Then, yan, tingnan natin kung paano natin binanatan ito. So, sa nakita ko talaga naging okay yung Valkyrie ngayon and yung Bowlers. Although, hindi naman din sila talaga nakatagal ng husto. Then, mamaya, agawa tayo ng side-by-side comparison ng damage ng Flame Flinger. So, yan na. So, naglagay tayo dito. Yan. So, nakaabot naman yung Bowlers hanggang sa Town Hall. Ang ganda na ito. So, nung malaman ko talagang pinalakas ang Valkyrie, na-excite ako. Kaya sabi ko, dapat kong subukan. Siguro, dapat dito naglagay na lang ako ng heal spell para medyo nakatagal lang konti yung mga Valkyries. Pero yung mga P.E.K.K.A. natin ay talaga nakatagal dito. Kaya okay na okay. So, ayan po yung attack. Kaya kung makikita nga po ninyo, ay nakabasag ng wall yung Fire Spirit. No? So, kailangan talaga natin maging maingat. So, sa lagay nito, medyo nakatulong dahil yung queen natin ay nakapat through doon instead na ma-stuck siya. Then, yun. Okay naman yung naging attack natin dito. Although, ang natira na lang dito is yung heroes. Naubos din yung Valkyries, naubos din yung bowlers, pati yung P.E.K.K.A. may natirang isa. Pero, still a good attack. Okay na okay pa rin. Mamaya, tignan natin yung comparison kung paano natin mapapakita yung tingnan natin yung comparison ng old Flame Flinger sa bagong Flame Flinger damage. Okay, so ito yung isang attack ni George na gumamit siya dito ng Flame Flinger. Tingnan natin yung damage. Ito na po yung sa bago. Ito na yung sa bago na yung sa bagong update. So, ito na nagigit natin dito. Yan yung Flame Flinger. So, kung makikita natin, yung damage niya ay medyo nabawasan niya. Yes, medyo nabawasan niya. So, yon. Pero malakas pa rin. Malakas pa rin naman. Hindi pa rin naman siya talaga yung sobrang ahina. In fact, parang mas maganda pa nga. Gaya na sabi ko kanina, yung Fire Spirits ay kayang sumira ng walls kapag tumagal ng konti. So, okay pa rin naman. Nakakadami siya. Mga 2 to 3 hits dahil nga doon sa Fire Spirits talaga. So, tingnan natin. Ayan, nababawasan na ng husto yung ano. And okay pa rin yung nagawa niya dito. So, tingnan natin kung ilang hits yung mortar. So, naglagay na siya ng baby dragon doon. Tapos, halos one hit pa rin. Halos one hit pa rin. Or, one to two hits pa rin yung nagagawa ng Flame Flinger. So, I don't think na talagang ganun siyang mahina.
Okay, tingnan natin yung old thing natin. So ito yung old recording natin dito kay George. Ito yung old na ano, ito yung old na flame flinger damage. Although medyo nandito kasi yung ano, nandito kasi yung Grand Warden. Aatak siya sa Grand Ward kung nasaan yung Grand Warden. Kaya pero tingnan pa rin natin, tingnan natin kung ano yung nagagawa ng flame flinger dito sa old kasi do sa new kanina. So ayan, tingnan natin. Wala kasi yata. Yan. So ito na, yung flame flinger sa taas. Yan, makakatira pa naman yata. Yan. Okay. So ang mahirap kasi dito, ang ano dito, yan, tumo, kaya niya i-one hit yung cannon halos. No, dahil doon sa fire spirit din. So nabawa, para sa akin yung kung magre-rely tayo doon sa numbers na pinapakita sa atin yung Supercell, hindi siya ganun kalaki in real, yung sa real situation na. So, okay pa rin. Okay pa rin yung flame flinger para sa akin. Okay na okay pa rin. So, it depends siguro on how you use it and kung anong base yung ina-attack mo. Ayun lang, maraming salamat mga boss. So far, I am liking the new update. Siguro ang hindi ko na talaga nagustuhan is yung tinanggal nga yung flags. Pero, yun nga, according sa Supercell, ang Clash of Clans ay world ng mga wizards, dragons, and wala dapat ditong kahit anong nationality. So, yun ang point nila, kaya tinanggal nila yung flags. So, alisin na natin yung issue na dahil meron mga wala daw countries dito, kaya tinanggal na lang daw lahat. So, hindi ganun. So, ang ilagay natin sa ating isip na ang Clash of Clans ay purely fantasy lang and gusto nilang maging ganun ito forever. At the way, patuloy natin supportahan ang Clash of Clans. Ako, for me, I am loving the game. Even my wife na talaga sabi niya, uy, ang ganda, wala nang bahayad yung troops, diba? Yung thinking nga natin ang dapat nating ayusin dito. Huwag nating isipin na dahil dito baka mawala na ang Clash of Clans. No, for me, eh, mas lalong gaganahan ng players dito, old, new, mga returning players ay talaga matutuwa dito. Even donators sa ating clans. And nga pala, speaking of donate, nakalimutan ko sabihin kanina, we can donate super troops dun sa 1 gem donate by if you have yung gold pass. Hindi, actually, kahit wala kang gold pass, pwede ka pa rin mag-donate ng super troops dito kung gagamit ka ng gems. No, kahit hindi mo siya anirent. And yun nga pala, linawin ko lang din yung pong pagre-rent ng super troops ay may bayad pa rin. May bayad pa rin 'yan. Yung pagki-create lang ng ano ng army ang libre. Okay? Maraming salamat mga boss. If you haven't subscribed yet, please do subscribe here on our YouTube channel. Of course, follow nyo rin po ako sa ating Facebook Gaming. That's EXGBossLA. Follow me on my TikTok, BossLaser19. Maraming salamat mga boss sa patuloy na suporta. I hope you like this video. Share na rin natin. And please do comment kung ano ang inyong palagay. Irespeto na lang natin ang opinion ng bawat isa. But for me, okay na okay. 9 out of 10 ang update na ito. Maraming salamat mga boss. This is your Boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!